Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. And also shout out po sa lahat ng mga tagapakinig, tagapagsubaybay, tagapanood po ng ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po, especially po yung mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong po yan para mas mapalawak pa po natin yung pagbibigay po natin ng idea sa mga magbabalak or magpapagawa pa lamang ng bahay. So ito po yung pag-uusapan natin bahay ngayon na pundar na kababayan po nating OFW na nagtatrabaho sa Japan bilang isang machine operator. And then lahat po ng details nito from day 1 hanggang dyan po sa nakikita natin picture ngayon or video, binigay po lahat ng details para pagbasihan po natin kung tayo naman po ay magpapagawa ng bahay balang araw. Ito po yung kanilang house floor plan na nakuha po mismo ng owner dito po sa ating YouTube channel. So yung owner po nito, subscribers po natin siya, tagapakinig, tagapagsubaybay po natin. So nakakataba din sa puso na napili po nila itong ating YouTube channel para pagkuha na po nila ng idea sa pagpapagawa nila ng kanilang dream house. So ito guys is may sukat na 6x8 meters or katumbas po yan ng 48 square meters na meron dalawang kwarto, one toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then meron din po siyang terrace. So yan din po yung kanilang perspective na pinanggayahan po ng kanilang bahay. So yan po, credit po pala sa Forma House, doon po nila nakuha yan yung design na yan. Yan guys, sa mga nakapanood po ng part 1 niyan, yan po yung itsura mismo ng bahay nila dati na 1 month ago nung na-feature po natin yan, gumastos na po sila ng 350,000 pesos labor and material. So ito pong part 2 na to, nadagdagan na po yan. Meron na po siyang palitada sa loob at sa labas, meron na din po siyang primer paint na ginamitan po nila ng scheme coat. And then meron na rin po siyang electrical, sliding windows, and then pintuan. So lahat po yan pag-uusapan natin. Kung magkano nga ba yung naidagdag po nila na dati is 350,000 pesos labor and materials lamang po yan. So ang kagandahan po niyan guys, pwedeng-pwede na po nilang lipatan. Kitang-kita naman po natin, napakaganda po ng pagkakagawa. Yan po yung kanilang mga resibo, yung mga materials na kanilang ginamit, and then yung mga presyo. Ipapakita po natin yan lahat mismo dito po sa ating YouTube channel para masasabi po talaga natin na wala po tayong binabawas and dinadagdag. Gusto ko po sana dito is para makatotohanan lahat ng mga sinasabi natin, ipapakita po natin yan, kinuha po talaga natin mismo sa owner para maipakita ko po sa inyo for transparency. So kagaya nga po nyan, dyan po sa hollow blocks, nakagamit po sila dyan ng 4,450 pieces, 11 pesos yung bawat isa. So napadami-dami talaga yung hollow blocks na nagamit dyan dahil elevated po yung pagpapagawa ng kanilang bahay dahil medyo malalim po yung lote na pinagpatayuan po nila ng kanilang bahay. And then dyan naman po sa kanilang semento, umabot po sa 160 bags and then 210 pesos yung bawat isa. And then dun po sa gravel, 8 load, small truck, 11,000 pesos. And then guys, dun po sa panambak, umabot po sa 15 truck and then 22,000 pesos yung kanilang nagastos. Kasama na po yung mga labor. Yan po pala yung may-ari ng bahay na si Sir Saldi and Ma'am Michelle and then yung kanilang nag-iisang anak. Si Sir Saldi ay isang OFW sa Japan at nagtatrabaho po siya doon bilang isang machine operator for 2 years and 8 months. And then yung kanyang asawa naman na siya nag-manage sa kanilang pagpapatayo ng bahay ay isang housewife. So yan guys, although sa part 1 po nito, naikwento na po natin kung gaano po kahirap yung kanilang pinagdaanan bago po nila ito natupad. Sabi nga po ni Sir, lakas loob po niyang nagpatayo ng bahay kahit na nasa 200,000 pesos lamang yung kanyang budget. Pero kitang kita naman po natin, kung may naumpisahan is meron ding tatapusin. Yan po yung pinahawakan natin kasabihan nating mga kababayan po nating OFW na kung wala talagang naumpisahan, hindi talaga yan matatapos. So yan guys, 200,000 pesos, nag-start lamang sila doon. So kitang kita naman po natin sa unang picture kanina kung gaano na po kaganda yung kanilang pinagawang bahay. Kung mapapansin din po natin yung lote or area na pagpapatayuan po nila ng kanilang bahay is medyo mababa po siya. So ang pinakadabes po na ginawa nila mula po dyan sa lupa hanggang doon po sa paglalagay nila ng flooring, 6 na patong na hollow blocks po yung nilagay nila. And then nasabi nga po natin kanina, medyo magastos talaga dyan kung ganyan yung area na pagpapatayuan natin. Doon pa lamang sa panambak, nakagastos na po sila ng 22,000 pesos kasama na po yung labor. So bago pala natin makalimutan, doon po sa kanilang building permit, bali nagpagawa po muna sila dyan ng kubo and then nagpagabit sila ng kuryente and tubig. And then ang gagawin na lamang po nila, ipapatransfer na lamang po nila yon.
and then doon po sa kanilang ginamit na steel bars 9mm, 10mm, and 12mm. So itong bahay nila guys is matatagpuan sa Liloy, Zamboanga del Norte. And then nag-start nga pong ipatayo ito ng April 28, 2021. And then sa unang picture na nakikita natin kanina, kakatapos pa lamang noon ng September 2021. So kasalukuyan pa lamang po yan. So ang kagandaan po niyan, yung mga materials na ginamit nila is pinaka-latest po na price dun po sa kanilang lugar. Yan naman po yung ginamit nila sa kanilang yero. So color roof, long span type yung ginamit po dyan. So pag-usapan po natin yung about po sa kanilang roofing. So dyan po sa kanilang roofing, gumamit po sila dyan ng steel trusses and color roof. So pakyawan po yung pagpapagawa nyan. 84,000 pesos yung materials and then yung kanyang labor naman is 35,000 pesos. Ang ginamit po nilang materials dyan sa kanyang steel trusses is zephyr lines, tubular, flat bar, and angle bar. Panoorin po muna natin yung actual video na kung saan ay feature na nga po natin ito sa part 1 dati na umabot po ito ng 350,000 pesos labor and material. So wala pa po siyang palitada sa loob at sa labas, wala pa po siyang sliding windows, wala pa po siyang electrical, and then mga bintana, mga pintuan, and then karagdagan mga materials sa pagpapaganda po niyan. So yan nga po, pag-usapan naman natin yung about sa kanilang mga workers. So yung nag-manage po pala dito is yung Mrs. ni Sir Saldi, na talaga naman po natutukan niya ito, although pakyawan po yung pagpapagawa ng kanilang bahay. So sa pagpapagawa po ng ating bahay, dalawang klase po yan, so arawan and pakyawan. Sa kanila po is pakyawan, bali 40% of materials total cost yun po yung babayaran nila. So ibig sabihin po niyan, kung umabot po yung materials po natin na ang cost po nun is 100,000 pesos, ang babayaran po natin dyan is 40,000 pesos. Yun po yung labor na babayaran po natin. So sana mapatapos po natin itong video dahil marami na po naidagdag dyan na pinaganda po talaga nila yung kanilang bahay. At lahat po yun is isa-isahin po natin. Kagaya nga po ng mga sliding windows po nila, yung mga primer paint, and then yung kanilang mga pintuan. And then marami-rami pa pong naidagdag dyan, kagaya din po ng electrical. So lahat po yun, isa-isahin po natin and then itotal po natin lahat para malaman po natin kung magkano yung kanilang nagastos. Ito na po yung inihintay nating full video house tour po nila. So bali ito po ay pinaka part 2 na po talaga niya. So yan guys, dyan po sa part 2 nila, nalagyan na po yan ng primer paint at nilagyan po nila ng skim coat. And then 3,000 pesos po yung labor niyan. Dyan po sa kanilang pintuan, 21,000 pesos, 4 na piraso. Sliding windows with screen door and aluminum door sa CR, 25,000 pesos. And then yung kanilang electrical, wirings, and materials, gumastos po sila ng 25,000 pesos labor and materials. And then dyan po sa kanilang palitada sa loob at sa labas, kasama na po yung septic tank, umabot po yan sa 40,000 pesos labor pa lamang po yun. And then ito po sa part 2 na to, nadagdagan po sila ng 200,000 pesos. And then doon po sa kanilang part 1 dati na 350,000 pesos labor and materials. So ang total na po na nagastos nila dito is umabot na po ng 550,000 pesos. Wala pa po siyang ceiling, wala pa po siyang spandrel. And then yung kanyang pintura niyan is primer pa lamang. So pipinturahan pa po yan. And then special mention din po pala sa mama at kapatid po ni Ma'am Michelle na si Ma'am Nisan, na malaking bagay po sa kanila na nagpahiram po sila ng pera para may continue po itong pinapagawa po nilang bahay.
So yan guys, napanood na po natin yung full video house tour at nai-detalye po natin lahat po ng details niya from day 1 hanggang dyan po sa nakikita natin picture ngayon. Part 1 and part 2 na po yan. And hope soon, maging part 3 na po yan, matatapos na po yung kanilang pinagawang bahay. Dahil ngayon guys, wala pa po siyang ceiling, wala pa po siyang tiles, spandrel, and then ipa-final paint pa po yan. Pero ang kagandaan po niyan, nakikita na po nila yung kanilang pinagpaguran bilang isang OFW at pwedeng-pwede na po nilang lipatan. So yan guys, sana maging inspirasyon po natin sila, yung si Sir Saldi at si Ma'am Michelle, para makapagpunta din po tayo ng sarili nating bahay balang araw. So yan guys, maraming salamat na naman po at sinamahan niyo po ako sa panibago po nating upload. Sana nakuhanan niyo po ito ng idea sa pagpapagawaan po ng ating bahay. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat and God bless all.